So, welcome back to my simple hair. Ayan. So, kanina lang ako nagpakulay guys ng ating buhok sa parlor. So, wala lang. Naisip ko lang. Gusto ko lang. At nagsawa lang. Ganun. Ayan. So, after ko sa parlor is, pumunta na ako sa suki ko ng grocery para mamili tayo ng mga kulang-kulang dito sa ating sari-sari store. So, yun nga. So, time check nga pala natin tonight is 10 PM na. Ayan. So, kakasara ko lang ang aking tindahan dahil medyo nalit tayo ng pagsara. Dahil nga nag-ayos pa tayo ng mga pinamili natin kanina. At nag-repack pa tayo ng mga dapat i-repack dito sa ating sari-sari store. So, kumusta po ang ating bentahan ngayong araw ng Linggo? Ayan. Sunday bentahan. Kumusta po? So, kung ako ang tatanungin ay mabenta naman. Okay na okay. Lalo na yung ating mga red horse. Ayan. So, for today's vlog guys, isi-share ko lang sa inyo kung ano nga ba ang maliit na puhunan sa sari-sari store. Pero malaki ang kita. Sa mga interesadong panoorin ng aking vlog for today, lalo na sa mga baguhan na nagsasari-sari store dyan, just keep on watching! To guys, bumenta yung ating mga yung mga binili natin kahapon na mga red horse mucho is naubos siya, yung 4 na case. So akala ko is yung nabili ko 3 case lang na red horse mucho, 3 case na Pilsen Grande, kaya lang 4 na case pala yun siya guys. Naalala ko siya kasi nag-inventory ako kanina, so isip ako ng isip, bakit ganun, bakit ganito, sabi ko. Ngayon pala, naalala ko is 4 na case nga pala, nagdagdag ako ng 1 pang case nung kukunin namin ng anak ko yung mga natitira namin doon sa bilihan ng mga debote. Ayan. So, bali 4 na case is naubos talaga siya. Ayan. So, bukas, bibili na naman tayo ng panibago natin mga Red Horse Mucho. So, yung Pilsen Grande natin, hindi talaga siya bumenta ngayon. So, walang bumili kahit isa. So, talagang mabenta pa rin talaga yung Red Horse Mucho natin. So, yun guys. So, ito yung ginawa natin ngayong gabi guys bago tayo nagsara. So, habang nagre-repack ako, hindi muna ako nagsara para kahit paano may mga dagdag benta pa rin tayo, diba? So, sayang naman. So, ito guys, yung ating mga kalbo-kalbo na kasi yan kanina guys, na mga ating mga paminta, tsaka yung ating tina. Kaya, itong ating laurel is wala na tayo nito, kaya hindi ko na siya madagdagan. So, hindi naman siya fast moving talaga yung ating laurel. Bihira lang yan siya hanapin, kaya okay lang yan siya guys. Kunti-kunti na aking binibili. So, ito rin yung aking sinasabi guys na maliit na puhunan, pero napakalaki ng tubo niya. Lalo na pag nirepack mo siya. Kagaya nito guys, yung ating pamintang buo, ang 1/4 niyan doon sa sugi ko ng grocery is 90 pesos. So, kung i-repack mo yan siya, yung 1/4 na yun guys, napakadami na. Diba? So, ilan na rin ang marerepack mo dyan? Magkano na rin ang kikitain mo dyan? So, ang bentahan ko nito is 5 pesos ito. So, tapos piso ito. Ayan. So, ito na nga pala yung bago kong lagayan. Bago kong sabitan ng ating mga paminta, tina, at yung mga tawas natin, at saka yung ating insenso. Ayan, nilipat ko siya dito para mas madaling makita rin ng mga bata kung sakaling ano. Tsaka mas maganda siyang tingnan guys kaysa compare mo yung dating lagayan niya. So, ito nga guys. So, hindi lang 100 lang tubo mo dito sa 1/4. Kasi sa tig 5 pesos kadalasan, ito ang pinaka fast moving ko sa mga paminta ko is yung tig 5 pesos. So, bihira lang yung bibili sa akin ng tig piso. Meron din akong tig piso. So, ayan yung tig piso ko. Pero talagang kadalasan na binibili ng mga suki ko dito is yung tig 5 pesos, yung pamintang buo, yung karak natin, at saka yung turok natin. Ayan, kadalasan yan 5 pesos ang binibili nila kasi marami nga naman ang 5 pesos compare mo sa piso. Pag samasamahin mo 5 piraso na tig piso, mas marami pa rin yung 5 pesos. Ayan.
So, yan. Pinagsama ko na siya sa isang layer lang, yung tagpiso natin, tsaka ano. Tapos, meron siya nakalagay doon na tag, piso, at tsaka 5 pesos. So, ibig sabihin, pag konti lang, piso yun. Alam na rin siyempre siguro ng mga anak ko na ganun. Tapos, itong ating laurel. Yung ating tawas. Ayan yung ating tawas, tigpiso, tsaka tig 5 pesos din yan. Kadalasan din binibili ng mga customer ko is yung tig 5 pesos na paminta. Yung ating tawas, 5 pesos din. Tapos ito, hindi ako nagbebenta ng tina natin na tigpiso kasi ako tutuusin, lugi ka rin sa plastic. So, kadalasan din naman kasi ang binibili ng mga tao na sanay sila sa tig 5 pesos. Ayan, kaya hindi na ako nagre-repack ng tigpiso dahil 5 pesos ang kadalasan hinahalap nila. Ayan, mabenta rin sa akin ng tina. Ayan, yung insenso natin sa lahat ng mga tindahan dito magkakatabi. Ako lang ang nagtitinda ng insenso at saka chlorine. Ayan, ako lang din ang nagtitinda ng mga tawas na yan, ng mga repak-repak. Mas maganda kasi guys na bumili ka ng per kilo ng mga ganyan, tapos ikaw na lang magre-repak kaysa bumili ka ng mga nakarepak ng ganyan, is kukunti lang talaga yung tubo mo. Ayan. So, yun lang guys ang ating share for today. So, thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye-bye!